Hello, good day sa lahat ng ating mga ka-coin collector natin dyan. Lalong-lalo na sa labas, yung sa Amerika, sa USA, yung sa Europe, banda sa Asia, dito sa South America at North America, at sa ang sulok man sa mundo na mayroong mga ka-coin collector natin dyan na nangolekta ng mga coins. Ito, meron na naman tayong coins na ating pag-usapan ay ang coins na sa Pilipinas ulit. Balik naman tayo dito sa Pilipinas, meron ako dito mga coins na aking nakokolekta. Ito ay ang mga coins sa New Generation or baga tinatawag na NGC. Ito ay minting in year 2017. At mahirap na siguro ngayong hahanapin to dahil bihira na rin nangungulikta siguro dito kasi maliliit lang to na coins at walang sa iba walang nang halaga, ang iba ipinatako na lang to o iba ilagay na lang sa saan saan sang sulok, hindi na lang natinigning na dahil hindi naman to ginagamit Ginagamit lang ito, panukli sa mga tindahan. Tapos pag nandoon na sa atin, wala. Wala na siyang value. So, tinabi na lang. Kung saan-saan na lang, ibigay sa mga bata, hindi naman tatanggapin ito. Yan ang katotohanan sa ating coins ngayon. Sa mga sense na ginawa ngayon, wala na sigurong mahalaga. Dahil yung peso nga, hindi na nga tinatanggap sa mga bata. Ito pa kayang 5 centimos. So, itong 5 centimos ay series in new generation. So, ito siya ang reverse. Stylized Philippine flag at left. So, itong flag yan. Yung flag na yan. Ipo-focus natin. Yan ang flag. Yan. So, denomination at right ang 5 centimos. Ang script niya is Latin Lettering Republica ng Pilipinas yun. Tapos 2017. Tapos may 5 centimo PI. Ito yung tinatawag na mint mark PI. Sa baba ng centimo, Translation, Republic of the Philippines. Yan. Yan ang coins natin. Simula na umpisa ng mag-reprint itong mga coins. Ito is 2017. So, yan. May ilang piraso ako dito na kukolekta. At yan ay aking tinatabi. So, ang issuer dito sa coins na to ay Philippines Period Republic 1946 up to the date. So, year 2017 up to 2019. Value 5 centavos. Currency 5 by peso in 1967 date. Ang composition dito is nickel plated steel. Ang weight is 2.20 grams. Diameter is 16 millimeter. Ang yung thickness niya, kapal, is 1.6. Ang shape niya is round. Tapos, technique is mild. Orientation, middle alignment. Yan. Yan ang composition, yan ang features ng coins dito na ating pinag-usapan. So, ang obverse, I mean reverse dito, ito lang isa. Hindi na natin baliktarin rin. Yan. Ito ang obverse ng coins na yan. So, ang nakasulat dyan is a crown flower. Calotropic Gigantea at left. Ito siyang parang, ano ba yung klaseng bulaklak niya? Na seal at the right. Ito. Yung seal yan. So, may arrow to Yeah. Galaw-galaw. Yeah. Ang arrow niya, meron yan.
sa seal. Yan. Die chip. So, ang lang po niya, script niya is Latin. Littering, kapal-kapal, bagging. Yan. Kapal-kapal, bagging. Kaiba rin yung po niya. Marang mayroong error to. Yung bagging niya. May meter rin. Yung sa G. Pangit ang camera. Tapos, yung central, Bangko Sentral ng Pilipinas. Yung sa seal na yan. Tapos, ang engraver BSP. Age is rated. Yan. Yan ang coins ng Pilipinas. Bagong labas yung AGC coins. Yan ang reverse. I mean reverse. Ito ang reverse ng coins na yan. So kung mapapansin nyo, itong mga coins na to ay bihirang-bihira na rin natin hard to find. Pawala ng pawala itong mga coins na to eh. Dahil parang hindi na ginagamit yung mga small denomination. Nag-umpisa na nga sa 1 peso, pero wala ng halaga ang 1 peso sa atin. Pero ginagamit pa rin. Kasi pag bumili ka ng mga bibilhin, may ang presyo is buong-buo. Wala ng sentimo, sentimo. So, pag ito ang binabayad mo, hindi tatanggapin sa mga tindahan. Wala nang mag-ano dito sa coins na to. Ikaw, pag bumili ka, suklian ka ng ganito, eh, siyempre, tanggapin mo na lang. Yan. At saka, itabi mo. Dahil, balang araw, mayroon siyang collector's value. Katulad nito, hindi natin napansin na mayroon na palang collector value itong coins na to eh. Hinahanap na sa mga ka-coin collector natin dyan dito sa Pilipinas. So, sana magustuhan sa ating mga ka-coin collector natin dyan itong coins na to sa atin, sa mga Pilipino. Shout out dyan. At sana huwag kalimutang mag like, share, and subscribe to my YouTube channel. And thank you sa pagpapanood. At huwag kalimutan again para ma-update kayo sa mga bagong ina-upload ko ng mga coins. See you and bye-bye. Hanggang sa muli.